Japan to Canada. Paano nga ba? Magkano ang magagastos? At ano ang agency? Lahat ng yan ay sasagutin ko sa video ito. Tara, pag-usapan natin yan. Let's go! Medyo nag-i-snow na akong konti pero maganda ganda na rin maglakad compare nung mga nakaraan na makapal ang snow. Eh, pero ngayon makikita nyo na yung paligid. Oh. Pero still, malamig pa rin. Ah, tara, let's go, doon tayo. Okay, kanoidit na naman tayo. Medyo maganda mag-shoot dito kasi may flag ng Canada. So, tara, let's go! Hello, Kanoy! Kumusta kayo? Welcome back to Bryson TV YouTube channel. Kumusta kayong lahat? So, welcome ulit sa ating Simple Vlog. Okay, so, dahil nga sobrang daming nagme-message sa akin, nagtatanong, ang dami ko nare-receive na message galing sa Facebook, sa TikTok, and even yung mga comment, talagang sobrang dami ko nare-receive. Kaya yung iba, halos hindi ko na rin nare-replyan kasi wala talaga akong time. So, kaya ang naisip ko, gumawa na lang ako ng video para sagutin yung mga ilan sa mga katanungan ninyo. Okay? So, unahin muna natin yung paano nga ba ako nag-cross country from Japan to Canada. Okay? So, sa cross country, Kanoy, meron dalawang option. Yung una, mag-a-apply kayo through Japan. Okay, sa website po yan. Type nyo lang po yung www.gc.ca or ilalagay ko na lang yung link sa baba ng video ito or doon sa description. Okay, sa Japan po, direct hire na po yan doon sa mga employer. Sa mga kanilang employer. Sana naririnig nyo ako ng maayos, no? Direct na yan sa mga Canadian employer. So, ang gagawin nyo lang po, magsasubmit lang kayo ng resume and then cover letter and then isend nyo lang doon sa mga employer na naghahanap. At syempre, yung mga related doon sa trabaho nyo. And sa job bank po, mas less yung magagastos ninyo per sa magkukonsultant kayo. Okay? Dahil sa job bank, sagot na ng employer yung pagpaprocess ng mga documents ninyo. At as in, siya na lahat ang gagastos para sa processing ninyo. And then, even yung ticket nyo papuntang Canada, sagot na rin po nila. Okay? So, yan po yung kagandahan kung mag-a-apply kayo sa job bank or mag-DIY. Okay? So, ang pangalawa naman po yung mag-a-apply kayo sa consultant or sa mga agency. Maraming agency po ang nagpapaalis papuntang Canada. Okay? Ang pinag-usapan po natin dito is cross-country. Okay? So, from Japan po to Canada, may agency talaga na nagpo-process dyan. Yung mga nagtatanong sa akin dyan sa Japan kung meron bang agency sa Japan. May consultant po sa Japan. So, hindi po ako sigurado, no, kung meron talaga dyan sa Japan. Kasi nung time na nandyan ako, wala akong nababalitaan na may agency na nagpapaalis papuntang from Japan to Canada. May ilan lang na nababalitaan ako na meron daw, hindi ko alam kung agency yun, ha, pero nagpapaalis sila, tumutulong sila
para makapunta dito sa Canada as international student. Okay, so international student po, hindi worker. Okay, so ako naman po, ang ginawa ko naman dyan sa Japan para makapunta dito sa Canada, chef, tinry ko din yan, yung job bank, and then ngayon nag-DIY ako. Hindi ako sinuwerte, kaya tinry ko dyan sa consultant. Okay, so nag-consultant po ako. Sa last part ng video nito, sasabihin ko kung ano yung consultant na tumulong sa akin dyan sa Japan pamunta dito sa Canada. Okay, yun po yung dalawang option. Mag-a-apply kayo through job bank as DIY, or magko-consultant kayo or agency. So yun po. And pangalawang tanong naman nila is magkano ang magagastos? Cross country po yung pinag-uusapan natin dito, from Japan to Canada, or yung mga nasa ibang bansa except sa Philippines. Okay, so bibigyan ko po kayo ng idea kung magkano yung pwedeng magastos ninyo sa pagko-cross country papunta dito sa Canada. Okay po. Ang nagastos ko po nung time na nag-apply ako papunta dito is sa consultant po, bumayad ako ng $10,000. Okay? Okay, so ilalagay ko doon lang po sa screen kung magkano ang estimated value niyan sa peso, para pare-pares natin maintindihan. Okay po. And then yung additional na nagastos ko sa Japan is medical. Okay, so nag-medical po ako diyan. Gumastos ako ng 3,000 para sa medical. Okay? And then yung biometrics. Okay, sa biometrics naman, bumayad naman ako diyan ng 8,000 Japan yen. And then syempre doon sa transportation, kasi galing akong Aichi diyan sa Nagoya, and then nag-travel ako papuntang Kobe doon sa medical. Gumastos ako doon ng 2,000 balikan. And doon naman sa biometrics, gumastos naman ako sa transpo ng almost parehas din, 2,000 balikan na din, kasi sa Osaka yung ano, yung biometrics medyo malayo-layo. And then yung abang expenses ko na nagastos ko sa Japan is pag-print ng mga documents. Yan, dyan. Hindi naman din ganun kamahal, pero syempre gumastos pa rin tayo. Okay? Di ba dyan sa Japan walang mga computer shop. So, hindi mo alam kung saan ka mag-print, or unless bibili ka ng printer. So, guys, na-discover ko na sa mga 7-Eleven, sa mga convenience store, pala dyan sa Japan, ay pwedeng mag-print ng documents. Okay? Sa Family Mart, and then sa 7-Eleven, pwede kayong mag-print dyan, mag-xerox, mag-print, mag-scan, pwede dyan. Pero mas prefer ko sa 7-Eleven, kasi yung machine nila may English translation. Okay. So, yun. Sana naririnig nyo akong maayos. Sa 7-Eleven kayo mag-print. Mas convenient. So, ayan po yung mga expenses ko sa Japan nung nag-apply ako papunta dito. Okay? So, agency, medical, biometrics, and then yung transpo. Okay? Sa transportation. So, ayan, bahala na kayong mag-total kung magka. And last, syempre, yung agency. Ito yung pinaka maraming tanong na natatanggap ko. Sir, ano bang agency mo? Sir, sa kalagablay? Sir, pwede ba bang i-share ko anong consultant mo? Okay, so guys, eto na, i-share ko na. Okay? Ang agency po na tumulong sa akin sa Japan papunta dito sa Canada is, bago ko i-reveal kung anong agency, gusto ko muna magpasalamat dun sa taong nagbigay sa akin ng impormasyon about sa agency. So, panoorin natin itong clip na to. Ormok. Ano pangalan mo din? Melody. Hi, Ate Melody. Hi, vlog. Welcome and to my guys. Taga saan sa Pilipinas? Sa Ormok City. Yan. Shoutout ka muna sa mga taga Ormok City. Shoutout dyan sa mga taga Ormok. Ayan. Anong vlog mo? Kaya anong Bryson TV.
So, kuya, ate, thank you so much. Maraming salamat sa iyo. So, hindi ko na siya masyadong inabala at busy at nandito siya sa convenience store. Okay, bago ko muna i-reveal kung ano ang agency, gusto ko muna magpasalamat kay Ate Melody from Ormoc City. Siya yung nagbigay sa akin ng information about dito sa agency nito. Kaya malaki yung pasasalamat ko sa kanya. Dahil sa kanya, nabanggit sa bayaw ko, and then yung bayaw ko naman yung nagbanggit sa akin about dito. Kaya sinare din sa akin, kaya naman isinishare ko din sa inyo. No? So ayan, and balik na ulit tayo sa video. Okay, so guys, eto na, isishare ko na. Okay? Ang agency po na tumulong sa akin sa Japan, papunta dito sa Canada, is K-Monster. Okay? So, i-search nyo lang po sa FB. Meron silang FB page. So, K-Monster. Doon po sa mga hindi ko po na-replyan, ano. So, ito po yung agency na tumulong sa akin. Si K-Monster. Okay po. Located siya sa South Korea. Okay? So, baka magtanong kayo, sir, wala lang mo sa Japan yan. Okay, nasa South Korea po ang K-Monster. Okay? So, lahat po ng process ko nung nag-apply ako sa Japan, lahat yun, online. Hindi ko sila na-meet in person. Lahat ng naging transaction namin is online. Lahat on call, through messenger, to email, to Google Meet. Basta lahat ng platform na gamit ko nung time na nag-uusap kami yan ng K-Monster. Okay? So, yun nga. Doon nga sa nasabi ko kanina, doon sa magkano nag-asos ko sa agency. So, sa K-Monster po, babayad kayo ng $10,000. Okay? So, medyo may kalakihan po yun, ano? So, kung wala po kayong ganyang kalaking amount, tangkain na mag-apply sa K-Monster. Okay, sabi nga nung isang consultant doon, kung mag-a-apply ka at wala kang pera, huwag na lang. Kasi, sasakit lang ang ulo nila. At ikaw din, syempre, sasakit ang ulo mo. Kaya, kung hindi para sa'yo yung K-Monster, huwag mo nang pilitin. May agency dyan, lalo na sa Pilipinas, may mga agency dyan na nagpapaalis na wala ka talagang magagastos. Okay? So, yung K-Monster po ay mas applicable siya sa mga gustong mag-cross country. Okay po? So legit siya, 100% legit. Kaya nga lang syempre, meron kayong babayaran na ganun kalaki. Okay, so disclaimer lang, ano, hindi ako part ng K-Monster at hindi ako part ng kahit na anumang agency. Ito po ay kusang loob ko na sineshare sa inyo para malinaw po. Okay, so yun lang guys. Sana nabigyan ko kayo ng information na inspire ko kayo sa simpleng video ng ito. And kung nagustuhan nyo po ang video ng ito, please click the like button and i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo na gustong mag-apply dito sa Canada. Lang guys, salamat and kita-kits po ulit tayo sa susunod na vlog. Adios, bye-bye. Have a good day.